Ano yung act na itinatax? Magandang panahon sa inyo mga ka-taxpayer kong minamahal. Today, let us discuss tax accounting. So, ang tax accounting ay mayroon hong 9 segments. Ito po yung 9 segments. I-drawing ko ho sa inyo. It composed of gravel and travel. Pagtungkol ho sa tax accounting, papunta ho dito. Yan. Ang tawag ho dyan, travel. Because you will go from one point to another point. So, you travel. Yung isa ho, yung pababa, ang tawag ho dyan ay gravel. Okay. Kasi, you will dig. I-unearth mo yung dapat mong i-unearth. Maghuhukay ka. So, pag nagta-travel ka, meron kang starting point. O, yun yung document. So, from the document, gagawa ka ng entry sa iyong libro. And later on, gagawa ka ng return or report. You travel from the document, entry, and later on sa return. Yung gravel ho, unique ho ito sa Pilipinas eh. You start with specific tax type and you end up to specific tax type. Sequence ho sila, sequence. So, ang unang tax na ma-encounter ho ninyo, yung VAT. Kaya, ang tawag dyan ay VAT accounting. Susunod ho is withholding tax o withholding tax accounting. At yung huli ho ay income tax. Ang ituturo ko ho sa inyo, before mag-umpisa ho kayong lagyan ng libro, lagyan ng laman yung libro nyo. Hanggang ngayon, wala pang laman yung libro. Wala pang entry. So, ang ituturo ko sa inyo yung isa sa mga travel combined with gravel. Yon. Travel and gravel. Yan. Magta-travel yan sa document, pupunta ng entry, pupunta ng return. Pagkatapos yung makompleto ho niyan, ang susunod na mangyayari, yung withholding tax accounting, magkakaroon ng documentation, pupunta sa entry, magkakaroon ng sarili niyang return. At yung huli ho, yung income tax, magkakaroon ho siya ng sarili niyang document, pupunta ng entry, at magkakaroon ho ng return. All in all, meron ho tayong siyam na transaction pagdating ho sa tax accounting. Hindi ho mawawala ho yan. Now, ano ituturo ko sa inyo? Okay, ang ituturo ko ho sa inyo, yung paggawa ng entry. Sa araw na ito, pipilitin kong matapos yung paggawa ng entry sa value added tax. Kinukulayan ko na ho para hindi ho tayo malito. Ngayon, ang susunod na tanong is, Sir, ito bang pinag-aaralan nating VAT accounting? Para kanino? Tapos susunod natin yung word na who? Para kanino? Maliwanag ho sa batas natin, ang VAT accounting ay hindi lang ho yan sa mga value-added taxpayer. In general, lahat ho ng taxpayer sa buong Pilipinas involved ho sa VAT accounting. Okay. So, sino gumagamit ng VAT accounting? Dalawang tao ho. Yung VAT registered at saka ho yung non-VAT registered. Ah, ganun ba, sir? Yes. Kahit ikaw ay non-VAT, gagamit ka pa rin ng VAT accounting. Okay? Yung chart of account mo at saka yung chart of account ng VAT registered, parehas lang. Kasi nasa batas yan eh. The rule of taxation must be uniform. Kaya nga, nagagalit ako, nagtatampo ako sa mga CPAs. Bakit ka ako pinopromote ninyo yung Philippine Financial Reporting Standard o yung Generally Accepted Accounting Principle na mga kasingidad ko? GAAP pa rin ang ginagamit. Hindi naman yan batas ng Pilipinas. At nagbibigay ho yan ng pahirap sa mga taxpayer. Gumamit ho kayo ng tax accounting at ituturo ko ho yan sa inyo. So, in general, lahat ho tayo na nasa negosyo, katulad ko, ako po ay nasa pagiging consultant o tinatawag na tax specialista,
gagamit ko ako ng tax accounting. In particular, sino-sino yung dapat gumamit? Huwag na ho kayong mag-isip kasi nasa likod na ho ng tax return eh. Huwag ho kayong mag-isip kasi pag sobrang pag-iisip, eh, sasakit lang ang ulo nyo dyan. Ayan po yung mga specific industry na sinasabi ho ng batas natin na gagamit ho ng tax accounting. In-identify na eh. So, ba't ka pa mag-iisip? O, papalakihin ko lang para dun ho sa mga walang tax return na hawak. Ayan po. Ito naman po yung column number 2. At andito ho yung column number 3. Ayan. So, lahat ho tayo ay nandiyan. So, wala ho tayong choice kundi gumamit ng BAT accounting. Siyempre, pag gagamit ka ng tax accounting, eh ano naman yung aking gagamiting accounting title? Huwag na ho kayong mag-isip. At huwag ho kayong maniniwala sa mga CPAs na meron hong magandang accounting title. Iisa lang ho ang accounting title ng mga taxpayer sa buong Pilipinas. At yan ho ay nakasulat na sa tax return. Ipakikita ko lang ho sa inyo yung mandated tax accounting titles ng ating batas. Ito po. Huwag ho kayong maniniwala kahit kanino, kahit sa akin. Kasi ho, ito ho lang yung dapat yung paniwala ang accounting title. Sa pag-aaral ho nito, meron ho kayong dapat gawin. Number 1, yung accounting title na yan kailangan i-define ninyo. Definition, very important. Kasi yung mga BIR officials, maggagawa ng sarili nilang definition eh. Personal, kasi may personal interest sila yan eh. So, para matanggal yung personal interest ng BIR, gagawa kayo ng legal definition. So, yung legal definition na yan, mga ka-taxpayer kong mahal, eh, available ho yan, ginawa ko na para sa inyo. Kaya lang ho, kailangan ninyo akong bayaran. Yun lang ang mangyayari dyan. And number 2, tuturuan ko kayo ng paggawa ng entry. So, na-discuss ko na sa inyo, yung who, sino gagamit ng tax accounting. And specifically, ay ituturo ko, VAT accounting. Susunod, ano ang subject matter ng VAT accounting? O, ituturo ko sa inyo, nakasulat na. What is the subject matter, Mr. Maestro, ng VAT accounting? Ito po, goods. Nakihan ko, sa mga malalabo ang mata, ang subject matter ay goods and services. Goods and services. Goods and services. Yun lang hong dalawa. Huwag na ho kayong mag-isip dahil lahat ho ng ibinebenta sa buong mundo, dalawa lang. Goods, maaring ang isa sa statement ng good ay property. Parehas lang ho yan. Goods and properties. At yung pangalawa, is services. So, para ho doon sa mga nakikinig na non-VAT registered, kayong uunahin ko sa paggawa ng entry. Dalawa rin ho yung acts na tinatax sa value-added tax. Kasama na rin ho dyan yung income tax at saka yung hong withholding tax. Dalawa rin ho para sa kapakanan ho ninyo. Ang tinatax ho ay dalawang klase ng action. Ano yon, sir? Okay. Yung dalawang klase ng transaction ay nakasulat din sa return. Sale. Ayan, yun yung number 1. Diyan importante ang gobyerno. And number 2, purchases. Ayon. So, maliwanag mga ka-taxpayer kung mahal na-establish natin sa araw na to, ano yung ginagawa ng entry. Ang ginagawa ng entry ay may 6 na ingredients. Number 1 is yung pong tao. Who? Non-VAT or VAT? Subject matter? Goods or properties? Services. At yung huli, action, sale or buy, purchase. Sell, buy and sell nga eh. So, yung next video natin, ang pag-aaralan natin ay paggawa ng entry ng sale ng non-VAT registered.
non-VAT registered, abangan ho ninyo yan at ilalabas ko ngayong araw din ito. So with that mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later!